there was a point sa buhay ko bilang isang lalaki na hindi ko alam ang gagawin ko kapag may babae akong gusto. There was one point sa buhay ko na natatameme ako kapag nakikita ko yung babaeng trip ko. Okay, hindi ko alam yung sasabihin ko. Or, if I'm able to attract yung babae, hindi ako ganun kagaling mag-maintain sa kanya. As a result, okay, a lot of friend zones and rejections ang naranasan ko. In this video, I am going to embarrass yung sarili ko. Okay, in this video, I am going to share, okay, lahat ng mga kapalpakan ko. Okay, 4 of my kapalpakan sa harapan ng isang babae. So, you don't share the exact same mistake na ginawa ko before. Let's crack into it. If you are a guy watching this video right now, please like, comment, and subscribe. So, I'll make more of these videos again. And, yeah, let's crack into it. Okay? My first mistake, kung bakit ako na-friendzone and a lot of rejection sa babae, I should say, okay, is torpe. Number one, pagiging torpe. Okay? Back in the day, hindi ko alam ang gagawin ko kapag may babae ako natitipuan. Akala ko, you have to be a nice guy, maging alipin sa kanila. No. Okay? It took me, di ba, a long way bago ko natutunan to. A lot of rejections and failures bago ko siya natutunan na, okay, you don't need to, di ba, do this a lot of nice gestures necessarily, agad-agad, but you need to be direct. Okay? You need to be direct. Because the only time na ang isang babae parurusahan ka, okay, is kapag ka hindi ka umamin sa kanya. Is by the time na, di ba, eh, hindi ka naging direct sa nararamdaman mo. Ang mga babae, they could feel this, di ba? They have this sense na, or perception, or intuition, I should say, na, I think itong lalaking to may gusto sa akin to, pero kunyari lang to na kaibigan, ladida. So ngayon, kung ang babae is, she's making time sa'yo, pero ikaw, hindi mo naman nakikita yung opportunity to say, na, or aminin sa kanya yung nararamdaman mo, dude, in the long run, ire-reject ka ng babae. Okay? The moment na umamin ka sa isang babae, okay, standard procedure niya to say no. Okay, standard procedure niya, especially kapag matino yung babae. Okay, standard procedure ng mga matitinong babae to say no. Okay, do not get your ego, di ba, na bruised or hurt. Nag-no siya sa akin, ayaw niya sa akin. Hindi, no, hindi ganun. Okay, challenge lang yun sa'yo ng babae. Okay, so again, if you are a guy watching right now, okay, the best solution for that one is just be direct. Okay, say what you feel and do not filter yourself out and let the girl, okay, let yung babae experience you. Okay, I mean, nasabi ko na rin to before sa dati kong content na, okay, pag may natitipuan ka babae, okay, just right from the get-go, sabihin mo sa kanya na trip mo siya. And standard procedure ng babae to say no. Okay, because ayaw niya magmukhang pokpok or malandi. Okay, kahit type ka pa ng babae. Okay, kahit, di ba, trip ka pa ng babae, nagagapuan yung dalaga sa'yo or something, I mean, trabaho niya yan to say no. Okay? Trabaho niya yan to say, testing muna, part-target muna, arte-arte muna yan. That's normal. Okay? Kaya, walang sense yung pagiging torpe. Pero back in the day, okay, I was grade 6, 7, 8, oh, grade, first year high school, second year high school, hindi ko alam. Okay? Hindi ko alam itong part na ito. Talagang nahihiya ako sa harapan ng babae. Okay, hindi ko alam kung anong gagawin ko sa harapan niya, okay? Hindi ko alam. Okay, that's my first mistake. Second mistake, okay? Second mistake, bakit ako a lot of friend zones or rejections ang naranasan ko before is masyadong needy or clingy. Okay, you are treating yung babae na parang second nanay, second mommy, or parang psychiatrist. Okay, na, diba, chat kayo ng chat. Yun na nga, pwede mo rin ipasok yung pagiging indirect, I should say, pagiging torpe. Kung chat ka ng chat sa kanya, I mean, she would see you just, di ba, na parang male na girlfriend lang niya or barkada lang niya. If you are, di ba, parang needy or clingy ka sa kanya, eh, there's a high chance na, okay, dude, she's gonna see you as a parang baby brother lang niya. Okay, ganun na magiging tingin ng babae sa'yo. Okay, if you're treating her na parang psychiatrist, sa kanya ka nagrarant, I mean, dude, she's not gonna be attracted sa'yo. Okay? Kung hindi ka tinetest ng isang babae, welcome to the friend zone. Okay? If she is, kung ang babae is, she is not testing you, she cannot love you. Kung ang babae is, hindi ka tinetest, hindi ka kayang mahalin yan. Because para sa isang babae, in order for her na mahalin ka, kailangan muna niyang itest ka.
Okay, kailangan niya muna magpa-play hard to get. I have a boyfriend, I see you as a friend, la-di-da. Okay, iba pa yung friend zone talaga na ano, those are just level 1, level 2 na testing. Okay, iba yung deep within the type ng friend zone. Okay, this is what we are talking about. Okay, so yeah, that's number 2. Okay, nagiging needy ka, di ba? You are constantly chatting her up, blowing up her phone. Especially ngayon, okay, may quarantine right now. Probably a lot of guys are blowing yung mga phones ng mga kababaihan right now, liking all of their posts, 'di ba, yung mga walang kakwenta-kwentang mga selfies na wala namang sense yung mga caption, yung mga quotes. Okay, they are blowing up their phone in the hopes na 'di ba yung babae is would see them as, grabe, you're a very nice guy, grabe, like ka ng like sa mga posts ko, sige na tayo na. Okay, I mean, kung 'di ba low quality yung babae, yes, oo, pwede mong gawin yan. Okay, pero yung talagang, di ba, genuine na dalagang Pilipina won't do things like those. Okay, that's number 2. Okay, not, okay, being needy and clingy. Okay, number 3 is this. Okay, number 3, mistake. Okay, is not being a leader sa relationship. Okay, this is one of my greatest mistake din. Akala ko, kapag naging kayo na, that's it. Okay, bilang isang lalaki, you must constantly lead. Okay, I don't know if you read the scriptures, but sinabi doon, a woman must never take, ang isang babae should not take authority over a man. Okay, hindi sinabi doon na halimbawa kapag may feedback, genuine feedback ang isang babae, you're not gonna listen. No, hindi, ako yung lalaki, you're not gonna, diba, wala kang karapatan dati. No, you have to listen, but just as long as, diba, valid naman yung feedback ng babae, you are being rational and not being emotional. Okay, sweetie, you've got, diba, you've got my ears, okay? Ganun lang yon, okay? At the same time din naman, constantly lead. Kasi ang mga babae, naturally submissive. Okay? Kahit nga yung mga katawan ng mga babae, diba, it's designed to submit sa mga kalalakian. Okay? Pero hindi nila, diba, isasubmit yan, diba? Eh, kung ang lalaki is doesn't know how to lead, provide strength, leadership, guidance, discipline, finances sa loob ng relationship. Okay? She's not gonna do it. Hindi gagawin ng babae sa'yo yan. Okay, so again, that's my third mistake sa harapan ng isang babae. Okay, so I don't want you to experience those things. Okay, that's number 3. Number 4, and last but not the least. Number 4 mistake. Okay, number 4 mistake na I have done sa mga kababaihan is the reason kung bakit I've experienced a lot of friend zones and a lot of rejections. Number 4, incongruency. If you are not congruent dun sa introduction mo, doon sa harapan ng isang babae, okay, you are this sweet, nice guy. Okay, tapos bigla ka nag-shift into something like a, 'di ba, parang boyfriend na material. Okay, ikaw yung, 'di ba, nagsasabi ng mga let's say sweet messages sa kanya, or ikaw yung suyo ng suyo sa kanya out of nowhere. Okay? Ang babae ngayon, "Whoa, what are you doing? What are you doing?" Okay, magugulat yung babae sa iyo ngayon. Okay, so again, right from the get-go, okay, just be direct, because ang mga babae, they're not gonna punish you kapag ka, 'di ba, nagsabi ka ng feelings mo sa kanila, regardless of what those feelings are. The only time na ang babae magagalit sa iyo is, 'di ba, hindi ka naging upfront sa nararamdaman mo. That's it. That's my fourth. Probably ito, siguro on a scale of 1 to 10, siguro ito yung pinakamatindi ko mistake. On a scale of 1 to 10, siguro 11. Okay, this is my most terrible mistake. Okay, hindi ako congruent dun sa introduction ko. Okay, so again, in the long run din, okay, yung incongruency na yan, applicable din yan sa relationships. Kung hindi ka congruent dun sa thoughts, words, and actions mo, ang babae, re-reject ka. Okay? Let's say, for instance, ang introduction mo sa babae, you are the strong na alpha na lalaki. Diba? Nung naging kayo na, in the long run, okay, biglang naging weakling ka. You cannot provide strength, you cannot provide leadership, guidance, discipline, or finances, or value, or validation sa kanya. Dude, ang babae, re-reject ka. Those are the 4, okay? Those are the 4 mistakes na I have done sa harapan ng mga kababaihan that cost me a lot of friend zones and rejections, okay? I mean, I could have avoided those things in the first place, okay? If only somebody told me na, okay, dapat ganito lang pala gagawin ko, ladida. But I did not have at the time, so I have to learn the hard way. So ikaw, if you are a guy watching this right now, this video is para sa'yo, okay? Hope you've learned something new. Be happy, be healthy, and most importantly, to God be all the glory. Keep safe.